ginawa sa'yo ni Ramon. Away namin ito. Hindi ka na dapat nakikialam pa. Pero mas matagal ang pinagsamahan natin kaysa sa inyo ni Ramon. Hindi madali para sa akin na makitang nahihirapan ka, Eden. Hanggang ngayon ba, hindi mo pa rin matanggap na? Iba na ang buhay ko ngayon. Iba na nga ang buhay mo. Maginhawa. Pero alam ko hindi ka masaya. At hindi ka matatahimik dito, Eden, kahit matapos mo pang paghihiganti mo sa mga Saragosa. Sumama ka na lang sa akin. Magpakalayo-layo tayo. Tutal na sa'yo naman ang perlante. Binigay ko na ang buhay ko kay Ramon simula nang tulungan niya ako para makaganti sa mga Saragosa. Hindi ko na siya pang pwedeng iwan. Pero, pagkakakitaan pa rin. Ay ko! Sabi sa akin ni Ramon, tikman mo ang lahat ng ginawa mo kay Eden. Sasayaw! Sasayaw! Alam ko, ganyan mga type mo. Yes, yes. Go, go, go! Tama ako dyan, bagay ako. Uy, may asig na kama sa amin ng madam. May asig ka pa. Ikaw naman. Ito, may asig pa. Alam. Hindi ka na sa game. Paso pa. Ano, mga panyero? Sige, hintay mo na lang ako sa labas. Oh, Eden! Eden, bakit parang alala-alala ka? Ano nangyari? Sorry kung napasugod na naman ako dito, ha? Eh, ano bang problema? Si Alona, tinangay siya ni Roman kay Mami El, yung may-ari ng kasang pinagdala nila sa akin noon. Teka, bakit mo gagawin na asama mo yun? Gusto niyang pahirapan si Alona. Maniwala kayo, hindi ko gusto mangyari ito. Hindi ko alam na abot sa ganito. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Alam mo, pag nalaman na naman ni Sigyon, mas titindi yung galit na sa'yo, Eden. Tsaka isipin niya kung may kakagawa nito. Subukan kong pakiusapan si Roman na palayain na si Alona. Kahit pala anong ginawa niya sa akin, hindi pa rin kaya ng konsensya kung maghirap siya ng ganun. Hindi pa ako ganun kasama. At ayaw ko maging ganun kasama.